dito naman, habang lalakad ka, makikita mo ang aming indoor pool. Relax talaga yung pinakagusto ng baby ko eh. Magkaroon kami ng swimming pool sa bahay. Kasi para sa akin, pag may pool ka sa bahay, para ang yaman-yaman mo. Nahihiyak ako pag naiisip ko na, oh, parang dati lang sa ganito lang kami nakatira. Sobrang saya ko lang kasi nakatira na kami sa palasyo. Lahat naman to para sa pamilya ko din. Pasensya ka na, Lord. Kine-question ko, ibibigay mo rin pala. Kailangan lang pala talaga mag-antay ka. Saka mas lalo ko pagsibagan. Okay, sa mga supporters ko dyan, mga Blessed Gold, malaking parte kayo ng naaabot ko ngayon. Samantala, nadawit si Tony sa issue na di mano, may kaanak siyang sangkot sa isa raw investment scam. Na minsan pangaraw niyang tinawag na nanay sa isa sa kanyang vlogs, bagay na kanya agad nilinaw. Yung nagbabiral po na post ngayon, hindi po totoo na nanay ko po siya. Hindi ko po biological mother. Ako rin po ay isa sa mga galit kay... Siyempre nagtitiwala kami, close kami. Nabiktima niya po yung kaibigan ko. Ang tunay na nanay ni Tony Fowler, isa raw OFW. Dati rin daw itong namasukang DH o domestic helper. Kaya malapit kay Tony Fowler ang dalawa niyang kasambahay, ang mag-inang Rose at Anne, na nitong bagong taon. Niregaluhan niya ng 100,000 pesos bilang pakonsuelo, lalo't hindi raw nakauwi ang mga ito sa Bicol nitong bakasyon. Napakabait po talaga ni Ma'am Tony. Hindi niya po kami tinuring na iba. Mama ang tawag niyo kay Mama. Hindi ako makapagsalita lang. Sobrang kaya ko talaga. Kasi nga, imagine mo po, 100,000. Hindi po talaga namin naisip na magbibigay po sa amin si Ma'am Tony ng ganong kalaki. Kasi syempre po, bago pa lang po kami. Ang natanggap nilang bonus, ipinambili nila ng makina ng bangka at ipang re-renovate ng kanilang bahay. Hindi na kayong manghihiram. Puro anay na po. Pagpapakalito po pala ng tubig, ma'am. Para yung pag-uwi si mama, di na siya nag-iigigid. Napaka-down to earth niya po na unahin niya po yung ibang tao bago po yung sarili niya. Mahal na mahal kita, sobra. Sana maintindihan nila na hindi yung tulong. Pagmamahal yun. Intro! Pasok! Kit-kit mo naman po! Kung sasabihin daw kay Tony nung bata siya na balang araw, magkakaroon siya ng ganitong mga pagpapala, hindi siya maniniwala. Lord, ilang baka makakatira sa magandang bahay? Palanas mo naman, nagsisipag naman ako. Pero naniwala siya sa kanyang sarili, kahit pa noong panahon siya'y walang-wala. Kaya ang leksyon mula sa kanya, sa mga pagkakataong ika'y dapang-dapa, dapat simula na yon. Nang unti-unti mo pagbangon. Pwede ka magpahinga pero huwag kang titigil kasi ang totoong nagfe-fail is yung taong sumusuko. Kaya laban lang. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.